What's up mga kaasang, welcome back to my channel. For today's video, ituturuan ko kayo kung paano ko binibreed yung aking mga long fin danios, no. So itong procedure na to parehas lang doon sa mga regular danio at depende sa kulay, pare-pares lang yan basta danios. Ayun, ganito ko sila kinukondisyon muna, no. Hinihiwalay ko yung mga male doon sa mga female, kaya kung mapapansin nyo, ito yung mga male natin. Andito naka-divider sa kanan yung mga female natin. So meron ako dalawang female dyan. At kung makikita nyo, may mga kasama pa silang guppies dyan. Okay lang yon, basta mahiwalay yung male sa female. At yon, para makondisyon sila, mabilis lang yan, mga 1 week lang yan. At para mas kontrolado natin kung kailan sila ibibreed, kaya ginagawa natin na pinag-iwalayan. So tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pag-breed sa kanila. So yun mga kaasang, no, sa pagbe-breed ko ng danios, gumagamit ako ng maliit na breeding tub. Kung alam nyo tong tub na to, ginagamit ko to dati sa, no, sa pagbe-breed ng beta, no. So parehas lang yan. Ganyan kalaki lang siya, isang dangkal lang, tas mga 4 inches lang ilalim. At yun, importante yung net. Ayan, yung net na yan, na screen net. Dahil ito yung maghihiwalay doon sa isda, doon sa mga itlog, no. Kasi ang danio kasi, kinakain nila yung mga itlog nila, eh. Paglabas na paglabas pa lang ng eggs, agad-agad nila kinakain. So yun yung dapat nating maiwasan pag nagbe-breed tayo ng mga danios. So yun, lalagyan natin ang tubig. Itong tubig na ginamit ko galing to sa aquarium na malinis, no, na na-cycle na rin. So hindi ko pa na-try na gumamit ng bagong tubig na stock water, pero tingin ko okay lang din naman yun. Ganito lang ang setup, no. Lalagyan natin tubig, lalagyan natin ang net. Ngayon ang problema niyan, yung net na ginagamit ko kasi lumulutang siya. So discarte nyo yan kung paano nyo magagawa na nakalubog yan. Pero ang logic kasi niyan, dapat yung eggs pag nahulog dun sa bottom hindi makakain agad nung ating mga isda. So ang ginagawa ko, gumagamit ako ng mga filter media gaya na itong mga ceramic rings ko dito, kinukuha ko lang dyan at nilalagay ko dito para hindi lumutang yung attic net. Yun lang ang purpose niya, no. Kung may naisip kayo mas magandang paraan, guys, at sa tingin nyo mas maganda yung idea nyo, okay lang din, no. Kasi ako naman, hindi naman perfect talaga yung idea na to, pero ito yung ginagawa ko kasi, kaya ito yung pinapakita ko sa inyo. So ayan, meron tayong mga pabigat dyan para hindi lumutang yung net at para magkaroon ng harang yung eggs na mapupunta sa bottom. So yun, medyo inayos ko na, no. Nilagyan ko ng konti sa ilalim, tapos yung sa ibabaw sinaraduhan natin para hindi makasiksik yung isda doon sa ilalim. So ganyan kasimple lang, no, sa mga walang masyadong gamit, pwede naman yung ganito, simple lang. Ang purpose lang talaga nito, pag nag-drop ng egg yung mga female natin, mapupunta agad sa ilalim yun. Tapos, hindi na nila makakain agad. So, yun lang talaga yun. Wala na ibang explanation dyan. Yun lang ang pinaka-iniiwasan natin. Makain nila yung itlog nila. So, pag lumusot yun dyan, hindi na nila makakain. So, yun guys, no, pagsasamahin lang natin yung male at female natin para mag-breed. O nga pala, no, tip ko lang guys, no, kung magsasalang kayo, isalang nyo ng hapon o gabi. Ako mga 6 PM. 6 PM ako nagsasalang ng mga danios ko. Ayan, magkakasama na sila dyan. So, ang ano nito, ang pangingitlog nito bukas pa ng umaga. So, expect nyo, pag nilagay nyo ng gabi, dapat sa umaga, makikita nyo na sila nangingitlog. O may itlog na. Depende sa panahon yan, pero ako, 4 na beses ko ito tinry at pare-parehas yung kinalabasan niya at nabibreed ko sila ng ganon. So, ayun, no. Sa umaga dapat, meron na talagang itlog. Kaya hayaan ko lang yan na walang aeration, pero lalagyan ko ng takip. At babalikan natin to bukas na umaga na dapat may eggs na siya. Alright. Legendary! So yung mga kasang, no, umaga na at tignan natin kung may mga eggs na nga itong brinid natin, no. So yun, sa mga magtatanong, no, paano kung walang eggs? Siguro pag wala pang eggs, hindi sila masyado na condition pa. Pwede nyo silang ilagay dyan hanggang hapon, hintayin nyo pa rin mangitlog. Pero kung may eggs na, hayaan nyo pa rin sila ng mga tanghali hanggang hapon para matapos nila yung pag-spawning nila. So titignan natin ngayon kung meron na yung brinid natin, no. Kasi dapat talaga meron na to, eh. Kasi nakikita ko sila, naghahabulan din sila. Inahabol nung male yung female. At dapat, ayun, may nakikita na ako guys, ayan.
Yung makintab na yan na bilog. So tingin pa tayo na iba para ma-confirm talaga natin na nangitlog na yung ating mga danyos, no? Kailangan titigan nyo lang mabuti dahil napakaliliit niyan. Ngayon, yung itlog niyan depende sa kulay niyan. Dahil green yung danyos na brinid natin, eh green yung itlog niya. So ayan, nakikita ko nga marami na ang itlog ngayon. At mamaya eh mas dadami pa yan. So mga hapon tatanggalin natin sila at sisilipin natin kung gaano karami yung ilalabas ng itlog. Hayaan lang natin sila dyan. So ayun, no, oras na para tanggalin sila. Tingin ko eh okay na yung oras na maghapon para mag-breed sila dyan. So yun guys, no, makikita nyo yan eh. Pag tinitigan nyo mabuti yung pinag-breedan nyo, eh may mga eggs. Tapos mapapansin nyo yung female, eh liliit yung tiyan. Minsan dalawa yung liliit yung tiyan, minsan isang female lang. Depende sa gamit nyo. Kasi minsan hindi naman nangingitlog yung mga female, no. Pero merong isa na dapat mangitlog. At ayun, silipin natin yung maigi. Yan, tinanggal ko na yung mga pabigat at yung mga net na nilagay natin. So yung kita-kita nyo na guys, no, na maraming nilabas. Ayan, ang dami. Madami nilabas yung ating danyos. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, no. Kung unang silip nyo sa umaga at wala kayong makitang eggs, pwedeng hayaan nyo muna sila hanggang hapon. Yung aeration naman, eh huwag nyo na maintindihan masyado na baka mamatay yung ating danyos kung walang aeration, no. Nabubuhay sila guys, basta sakto yung ano, no, yung dami ng tubig. Kahit wala silang aeration, eh kaya nila makatagal dyan. So kahit mga dalawang araw o kahit mga ilang araw pa sila dyan, eh mabubuhay sila. So ayan, ang dami nating eggs dito na hintayin natin mag-hatch. Mga dalawang araw yan mag-hatch. Ayan, ang dami. So hindi ko na ito gagalawin, pero lalagyan natin ng konting methylene blue, mga isang batak lang, para mas ano, ma-prevent natin yung fungus dun sa mga eggs. So ayan, gently nyo lang haluin. Ako hindi ako masyadong gentle dito. Ang dami nakakapansin, no? Hindi ako masyadong gentle sa paghahawak ng mga isda. Pero yun talaga, yun, ganun talaga ako. So ayun, pasensya na doon sa mga masyadong ma-gentle dyan. So ayan, iwanan natin ito ng mga dalawang araw. So ayan guys, no, after isang araw, eh naisip ko na ilipat na sa tank yung ating mga eggs kasi medyo dumudumi yung tubig natin at nagkakaroon ng konting molds. At dito ko naisip ilagay dahil mayroon ditong mga lumot. So inisip ko na pwedeng kainin yan ng mga fry kung sakali magkaka-fry tayo. So ililipat ko lahat ng mga eggs dito, pati kasama yung tubig at kasama yung lalagyan, kasi para wala talaga maiwan. So ilulubog ko lang muna dyan yan, pati yung lalagyan, kasi iniiwasan ko na ano eh, na mag-molds lahat. Kasi pag maliit yung ano nyo, yung tubig nyo, kung maliit yung volume ng tubig nyo, mas mabilis kumalat yung molds eh. Pero pag nilipat nyo sa mas malaking tank yan, eh ayun, hindi masyado nagmo-molds. So ganito yung ginagawa ko, no, nililipat ko kung sakali, no. Pero ano yun, option lang yun, no. Pwedeng hindi nyo ilipat eh, kung sakaling sa tingin nyo eh malinis naman yung tubig at hindi nagmo-molds. Eh pwedeng doon na lang nyo sa tray papahatch, pero ako mas gusto ko yung ganito. So nilipat ko na nga to after a day. At yan, makita nyo, nagkalat yung eggs dyan. Pero okay lang yan, mag-hatch pa rin yan kung mag-hatch yan. Kasi hindi talaga dumidikit yung mga, ano, mga eggs ng danyos. At yun, hinahan natin yung aeration. Para kung sakaling mag-hatch yan, eh, hindi sila mahirapang lumangoy. So yung mga kaasang 2 days after nung nag-breed tayo, so silipin natin kung nag-hatch na nga. Dahil dapat nag-hatch na to, no. Ang ano nito, ang hatching nito, umabot siya ng 2 to 3 days. Kasi minsan, depende sa panahon, pag malamig, eh, umabot siya ng 3 days. Tapos minsan naman, mga 2 days lang pag maganda-ganda yung panahon, pag medyo warm. So ngayon, 2 days pa lang, eh, tinitignan ko. At ayun, may mga nakikita na akong fry. Nakahiga lang, di pa sila nakakalangoy. Pero mga ilang oras lang, eh, makikita na nating lumalangoy yan. So, ayun, positive na meron tayong fry dito. So ayan, silipin ulit natin ngayong gabi, no. Kaninang umaga yung pinakita ko sa inyo kanina, at ngayon ay gabi na. So dapat mas marami na yung nag-hatch ng mga fry ng zebra danios. Kasi hindi nyo naman makita, hindi naman sabay-sabay nag-hatch yan, unti-unti yan. So ayan, makikita nyo kumakapit na sa gilid, ayan, no? May mga nakakapit sa gilid. Sobrang liit nito guys, mas maliit pa to sa fry ng beta. Kaya ang hirap talaga makita. At ang problema pa nga dito ay yung pagkain nila, no. Doon ako nahihirapan eh. Pag napapahatch ko sila, pero ang hirap magpa-survive ng marami. Kasi tingin ko na gutom sila eh. Kahit BBS ang ibigay ko, medyo malaki pa yung BBS sa kanila. So maganda siguro na ibigay na first bite dito ay yung ano, yung
hard-boiled egg yolk. Kasi yun, mas Pino yun. Tapos yun nga, kung meron kayong paglalagyan na may lumot, eh, kinakain nila yung lumot. So, ayan. Medyo marami-rami na ako nakikita, guys, no? Na nag-hatch. Dito sa gilid, makikita nyo yung parang goldfish din. Na kumakapit sila sa gilid. Ayan, makikita nyo may mga maliliit na green. Na mga fry yan, na hindi pa na masyado nakakalangoy, no? Ayan, ang hirap na i-close-up kasi sobrang liit talaga nito, guys. Kung malabo ang mata nyo, hindi nyo sila makikita talaga. Pero ako nakikita ko pa yan ng kahit papaano dahil hindi pa naman tayo ganun kalabo yung mata natin. So, iwanan ko muna to dito at babalikan ko to bukas. Siguro naman bukas, eh, marami nang nag-hatch dyan o lahat sila ay nag-hatch na. At pagkatapos noon, eh, kukunin ko na yung lalagyan na nilagay ko dito para mas makita natin sila at para mas makalangoy sila ng maluwag dyan. So, ayun, successful na nga yung ating breeding, no? So yung mga kasang, umaga na at tignan natin kung nag-free swim na yan. Dapat nag-free swim na yan mga 4th to 5th day after nung spawning. Dapat nag-free swim na yan. So yun, nakikita ko na nga na may lumalangoy na. Ayan, kitang-kita nyo ba? Nakita nyo ba? So yun, lumalangoy na iba. Yung iba nakakapit pa rin sa gilid. Ayan, may mga naglalangoy na. At dito yan. Ito, itong gilid na to, nandito sila. At medyo marami yung hatch natin, siguro mga nasa 100 to. So marami-rami to ngayon, no? At ayun, ang mahirap lang talaga dito, guys, eh kung paano sila mapapasurvive, no? Doon ako talaga nahihirapan na hindi ko pa ma-perfect hanggang ngayon. Pero kung sakaling ma-perfect ko yan, eh ituturo ko rin sa inyo. Pero itong procedure na ginawa ko sa pagbibreed ng Danios, eh subuk ko na yan. Panglimang beses ko na to, guys, at every week nagbibreed ako nyan. So weekly pwede kang magsalang na magsalang yan dahil napakabilis nilang mag-mature at napakabilis nila mag-hatch din at napakabilis nilang i-condition. So balikan ulit natin mamaya. So yan, gabi na, no? Para sigurado talaga na nag-hatch na lahat, eh pinagpagabi ko ulit. At ayun nga, lumalangoy na silang lahat. Successful na nga talaga yung brinid natin na si Bradanios. So tatanggalin na natin to, lalagyan na to. Ang dami, oh. Para doon sa mga nagtatanong doon sa mga una ko na breed, eh yung pangalawang breed ko naubos lahat 'yon, na-wash out. Hindi ko alam kung bakit, basta namatay na lang silang lahat. Yung pangatlong breed ko, eh ayan, meron ako mga fry dito. Pero medyo konti lang. Tsaka yung pang-apat na breed ko ganun din. So medyo nahirapan nga magpalaki ng mga fry. So sana itong batch na to, eh mapalaki ko na ng marami yan. Kasi sayang din yung effort natin sa pagbe-breed, no? Tapos yon, talagang pre-practice ko muna ng mga ilang beses ko sinalang yan bago ako gumawa ng video na ganito para mas sure tayo na yung procedure na ginagawa ko eh talagang effective. So masasabi ko na effective talaga yung ginagawa kong ganun, na paulit-ulit lang na ganun ng ganun, at nakaka-breed ako na nakaka-breed ng si Bradanios. So napakadali lang talaga i-breed niyan, lalong-lalo na kung mga kabisado mo kung paano sila binibreed. Ang problema na lang talaga natin ay kung paano natin palalakihin yung mga fry. Sabi nung iba, hayaan lang daw, pero pag hinayaan mo kasi yan, pwedeng magutom yan. So ang ginawa ko nga dito, eh nilagay ko sila doon sa slot ko na merong lumot. So iniisip ko na lang na kung hindi man sila makakain ng BBS o nang ilagay natin dyan ng mga egg yolk, eh baka yung lumot ay kainin nila. So baka mas makasurvive yung mas marami kasi may kakainin sila. Yung kasi yung dahilan kung ba't namamatay yung iba. At yun, nagugutom sila, no? Dahil nga pag naganap na sila ng pagkain, eh dapat makakain sila. So ayun, guys, sana marami kayo natutunan sa video na to, at sana pag-trainin nyo yung aking procedure ng pagbe-breed ng si Bradanios, eh maging successful din kayo. Basta ayun, intindihin nyo lang yung mga sinabi ko at sundan nyo lang yung mga tips at guide na sinabi ko, eh sure na makakabreed kayo nyan dahil napakadali lang naman talaga na mag-breed ng si Bradanios. At ayun, tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.